Okay guys, today's vlog is mag-unbox tayo ng pinaka-latest edition or line ng SJCAM. Ito ay ang SJCAM C300. Okay guys, quick unboxing tayo guys ng bago kong bili na SJCAM C300. Okay, so action camera siya, na capable mag-shoot ng 30 frames per second. So ito nga pala yung mga accessories niya tsaka yung mismong camera. So nilabas ko na siya para tawag doon, hindi na natin isa-isayin pa. Okay, kung mapapansin nyo sa lahat ng SJCAM, meron silang kasamang package ng mga accessories. So hindi mo na kailangan siyang bumili ng separated, nandiyan na siya sa lahat. So kukunin mo na lang siya. And then itong pinakamalaga para sa akin, itong pinakamalaga, itong waterproof case niya, kasi nung kapag summer, syempre magbi-beach ka o pupunta ka sa swimming pool or mag-underwater ka, gusto mo mag-video ng sa ilalim ng dagat or sa ilalim ng tubig. So basically kailangan mo to. And then, kung gusto mo naman mag-moto vlog or mag-mountain bike, ito ang para sa'yo. Meron na siyang mount dito. Makakabit mo na lang sa handlebar ng motor mo or ng mountain bike mo. And then, good to go ka na para sa moto vlogging or sa mountain vlogging. Clip, kung gusto mo naman umakit, ginagamit, kung gusto mo naman umakit ng bundok. Ayan, hard clip siya, hard plastic. Kabit mo lang sa bag mo. Ayan. And then, syempre, USB Type-C cable pang charge dito sa mismong battery niya. Ayan guys. Pwede rin siyang file transfer or mass storage. Okay lang din. 3M adhesive sticker pang gamit sa helmet para maikabit mo itong pinaka-mount niya. And then lastly, screw. Ay, and also, ito nga pala. Cage niya para tawag doon, hindi siya masira. Hindi siya, pag nalaglag siya, hindi siya ma-damage. Nakabit dito, minamount din to sa handlebar ng motor or ng bike mo, if any. And then, syempre, lanyard. Okay? And cloth, pampunas. So, yun yung mga accessories, guys, na kasama ng sa box ng SJCAM C300. And then, doon na tayo sa pinaka-main ano natin, unboxing. Ito yung pinaka-camera niya, guys. So, ito yung mismong camera ng SJCAM 300. Kung mapapansin nyo, napakaliit niya lang. So, halos kasing laki lang siya ng hinliliit ko. Ayan. So, kasing laki lang siya ng hinliliit ko. And then, ito yung pinaka-pocket battery niya. Na sobrang liit lang din na naka-attach dito sa likod. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, nandito sa ilalim yung saksakan niya ng micro SD. So, syempre, bumili na rin ako ng micro SD para dyan. 128 guys. Na Extreme Pro micro SD card na mayroong adapter. So kung bibili kayo guys ng micro SD na pang action camera, advice ko lang bilhin nyo yung SanDisk na Extreme Pro na mayroong V30 and A2. Ayan, kasi sila yung itong dalawa na to ang tawag doon, dadala na itong micro SD na super bilis mag file transfer. Walang lag or kahit ano. Okay. So capable siya guys, itong SJCAM C300 capable siya hanggang 128GB na SD card. Micro SD, sorry. Okay, going back, ito naman yung extended battery pack niya. Ang SJCAM. Ito is 2800mAh. So medyo matagal yun, like 4 hours of vlogging. Or so. Ito naman is 1000 mAh, and then parang 2 hours or less than lang tinatagal na ito. So, how to attach guys, kita nyo sa likod guys ng micro ng extended battery, meron siyang type C na port. Kabit nyo lang siya dito guys, pinaka port nya, and then okay, good to go ka na. Ito lang, ito na siya. So, napaka-handy, napaka-liit lang. Ito yung ginagamit ng mga most vloggers na yung ayaw magpakita ng camera sa tao.
Sobrang liit niya lang guys. Tingnan niyo ang palad ko. Ito na siya. Halos kasing laki lang siya ng palad ko. Okay. So, yung plastic niya, sobrang tigas. Hindi siya nga pala guys, aluminum ha. Na, ano, hard plastic siya. And then, sa ilalim na extended battery, meron na siyang hole para sa tripod or monopod kung gusto niyo ikabit. Open natin siya guys. So, pag open guys, click niyo lang to. Ito nga pala guys yung screen niya. 1 inch screen na LCD touchscreen. Okay. Dito guys, kung mapapansin nyo, meron siyang magic wand, home at saka gear button. Dito sa magic wand guys, isayin natin. Dito yung feature ng video. Siyempre, resolution naka 1080p siya. Click natin. Dito marami kang pagpipilian, 4K 30fps, 2K 60fps, 2K 30, 1080p, 120fps, so on and so forth, hanggang 720 to 30fps. So, depende yan guys kung saan mo kailangan. Pero, I suggest na kung magmo-moto vlogging kayo or gagamitin nyo sa moto vlogging, gamitin nyo to guys itong 4K 30fps. Pero kung halimbawang mag-walking around community ka lang, so mas magandang gamitin is yung 2K 60fps, kasi once na ginamit mo yung 4K 30fps, sobrang laki ng makukuha niyang capacity sa micro SD mo or sa memory card mo. Okay, video coded guys, so meron siyang dalawang video coded, yung H.264 tsaka H.265. Itong dalawa na to guys is nabibase to sa bilis ng mobile phone mo or ng laptop mo. So, ang pinaka-default niya is yung H.264. Kung halimbawang ang laptop mo is hindi ganun kabilis or ang cellphone mo is hindi ganun kabilis, gamitin mo yung H.264. Pero kung hanggang laptop mo or cellphone mo is halimaw, sobrang bilis, gamitin mo yung H.265. Okay. Then, loop recording guys. Siyempre, sa lahat ng action cam, merong loop recording. Turn off nyo lang para at least hindi siya mamatay sa... Hindi siya mamatay kung gusto nyo tuloy-tuloy lang, or hindi siya mag-turn off kung gusto nyo tuloy-tuloy lang yung record ng video nyo. So, pero kung gusto nyo halimbawa 3 minutes lang, 5 minutes lang, 10 minutes lang, di iset nyo lang siya sa ganun. Indutin nyo lang siya. Next, capture interval, naka-off siya. So, ito yung pinaka-default niya, off. And then, vertical video. Ito naman, vertical video. Kapag tinurn on nyo siya, ayan. So, pwede nyo siyang gamitin pang TikTok or pang Reels or pang Shorts. Pang-upload sa YouTube. Motion detector, naka-off. Kasi default yan. Pre-record. And then, delay record. POV, naka-wide. And then, WDR off. Gyro sensor, off siya. So, turn on na natin. Then audio naka-on, then timestamp on, so on and so forth. Ito nga pala guys, itong gyro sensor, based dito sa nakalagay sa box is 6-axis gyro stabilization siya. Ayan. So nakalagay dito. And then, yun nga pala guys, yung gyro sensor, ito yung mag-stabilize sa movement ng camera nyo. Okay, kung gagamitin nyo siya like pang moto vlogging or pang takbuhan, running or saan, doon nyo makikita yung ganda ng stabilization ng video nyo. So, based sa review na mga napanood ko sa YouTube, is itong 6 gyro stabilization niya is on software lang. Hindi siya kagaya ng Hero 11 and then DJI Osmo 3 na nasa hardware yung mismong stabilization nila. Meaning, once na nasa software ang stabilization mo, hindi siya ganun kaganda in terms of 100% na hindi na siya magwiwiggle yung video mo. Unlike kapag nasa hardware siya nakakabit. So 100% stabilize na yung pinaka-video mo. So, wala ka nang aalalahanin pa kahit hindi mo na siya gamitan ng tripod or any handheld na ano na stick. Okay? So, ayun. Camera-wise, eto guys, yung pinaka-camera niya. Isa lang ang camera niya sa harap lang pang selfie camera. Sa likod is wala.
dual screen siya. Ito. So, ayan. Paano mag-switch ng screen sa likod? Touch screen nyo lang siya pababa. Scroll nyo lang siya pababa. May makikita nyo may LCD switch dyan. Once na kinlik nyo yung LCD switch, magta-transfer siya sa likuran. Sa likuran dito. Sa harap. Okay. So, ayun lang guys. Sa next vlog natin, check natin kung maganda ba yung ano nito, output ng video niya. Check natin din yung ano, yung 6 gyro stabilization niya, kung maganda ba. Okay guys, I think ito na lahat yun, hanggang sa muli. At quick vlog lang to guys, para mabigyan ko kayo ng information about sa ano, sa bagong labas na SJCAM na kare-release lang noong May 2023 dito sa atin. Okay, maraming salamat guys, at pasensya na nga pala kung medyo mahina ang boses ko kasi madaling araw ngayon. Bye.